So what's up guys? Nandito tayo ngayon sa harap ng Motorista Helmets and Gears. Matatapawa ako. And today, we are going to review the Vespa LX 150 ng aking itay. Yeah. Guys, nandito tayo ngayon sa harap ng Motorista Helmets and Gears. Matatapawa ako. And today, we are going to review the Vespa LX 150 ng aking itay. Yeah. So, yan, medyo luma na to. Yan, medyo luma na to guys. As you can see, medyo may mga gasgasgas na. Kasi this is a 2013 model. Yan, sobrang tagal na. So, mag-8 years na siya kasi 2021 na ngayon. Yan, sobrang ganda, di ba? So, bago natin reviewin to, check muna natin yung specs niya. What's up mga motorista? So now, pumunta naman tayo sa specifications ng Vespa LX 150. So sa engine, meron itong single cylinder, 4-stroke na engine. Yan. This is with the catalytic converter. Sa displacement naman, meron siyang 150cc. Sa bore stroke naman is 62.8mm by 48.6. Sa max power naman nito is meron siyang 8.7kW at 8,000rpm. At sa max torque naman nito is meron siyang 11.5 Nm at 6.250rpm. Sa cooling system naman niya is air coolado at sa starter nito is electric lang. Yan, wala siyang kickstart. Sa transmission naman is automatic twist and go which is CVT with torque server. Let's go now sa front suspensions. So front suspension niya is single-sided trailing link with hydraulic shock absorber. Sa rear suspension naman is hydraulic shock absorber. Ngayon, let's go to our safety. Let's talk about brakes. Yan, sa front brake naman ito is meron siyang 200mm disc brake sa harap. Pero sa likod, meron lang siyang 110mm na drum brake. So guys, as you can see, disc brake sa harap, then drum brake sa likod. So sa front tire nito is tubeless na 110 by 70 by 11 inches sa wheels niya or sa rims niya. Then sa rear tire naman is tubeless din na 120 by 70 by 10 inches. Yan, magkaiba rin sila ng length ng rim size. Sa length naman ito is meron siyang 69 inches in total. Sa width naman niya is meron siyang 29.1 inches. So as you can see guys, yung itsura niya is cute and kakalain mo talaga na maliit lang tong motor na ito. Pero nung sinakyan ko, you will see na malaki rin pala itong motor na ito. So sa seat height is 30.9 inches which is ito yung papakita ko sa inyo ngayon. So yun nga guys, as you can see, naka-tipto ako. Yan. Baka dito ako, tapos yung riding posture ko is straight yung likod. Yan, ganyan. Ganyan ako mag-drive. Tapos, ang maganda pa dito, pag nag-drive ka, pwede ka umatras, tapos diretso mo yung pano, nakarelax mo. Tapos, sa compartment, okay tayo. Sa compartment, merong compartment sa harap. Ayan, medyo madumi lang. Pero may compartment sa harap. Madami kang malalagay. Tapos, meron din compartment dito sa baba. Ayan, so yun nga guys, yan o. Kasha yung ano dito. Kasha may kasha na full face helmet dito. Pero yung mga basic lang, yung mga classic helmet kasha dito. Ayan.
Pero itong Gundam Edition, dito kasi merong spoiler! So fuel tank capacity naman is meron siyang 2.3 gallons or 8.5 liters ang kaya ikarga nitong motor na to. At alam nyo ba na masyadong mabigat tong motor na to kung ikukumpara nyo sa mga kasabayan niyang medyo daily na scooter. For example, ang Honda Click, Honda Beat, Mio. Yan, alam nyo bang mas mabigat tong motor na to kumpara sa kanila? Pero meron namang purpose yung bigat na yun dahil sobrang ganda niyang dalhin, dahil hindi ka basta-basta papaluin ng hangin pag nasa high speed ka na. At based sa aking research, ang top speed nitong motor na ito is nasa 95 kilometers per hour. So yun guys, tapos na tayo sa specifications ng motor na to. Pero magkano nga ba ang motor na ito noong 2013? Again guys, uulitin ko, 2013 tong model na to. And 8 years na siya na nasa tatay ko. E ang SRP nito is nasa 180,000 to 185,000 pesos. So, sulit ba ang motor na ito? Actually guys, as UNC, sulit naman siya dahil hanggang ngayon is maganda pa rin ang kanyang performance. Pero paano ko nga ba masasabi to? Ipakita na natin ang performance test nito kay motoristang nasa kalsada ngayon. So motorista, pasok. What's up guys? This is our motorista na nasa labas ngayon. So this is the test ride ng LX150. So as you can see, nandito ulit tayo sa Dayang Hari. Woo! Ang lakas ng hangin today! Oo! Pero napaka-araw. So as you can see, we will talk about the handling. So sa handling nitong scooter na to is kita nyo naman, kahit sobrang hangin ngayon sa Dayang Hari ay hindi tayo basta-basta natatangay ng hangin. So the handling is very good. Yun nga guys, oh, as you can see sa handlebars, yan, sobrang relax, alam nyo naman pag scooter. Relax na relax, straight ang ating likod. Walang pagod na mararamdaman pag ito ang inyong sinakyan. Yun, tayo. Woo! So when it comes to power, torque, and acceleration, yan. So sa torque, sakto lang. Siyempre, kung ikukumpara mo sa mga di manual, mahina talaga to. Pero kung ikukumpara mo sa mga scooter, ayan guys, so kita nyo yung takbuhan natin, inclined pa tayo, 80 at saka 90, medyo mataas. Ibig sabihin, may power na nilalabas itong motor na to. Yan. Tapos sa handling naman, kung maalog ba sa shocks, okay ako sa shocks, sakto lang. Sa vibration, wala. Napakaganda na itong motor na to kasi walang vibration. Sa brakes, yan, kita nyo makapit. Yun, no? Stop agad. So sa brakes niya, okay na okay. Nasubukan ka agad natin kasi from high speed, bigla tayong bumagal at dumire-diretso tayo. So sa brakes, okay lang. Tapos sa comfortability, sobrang komportable nitong motor na to. Yan, sobrang straight up. Yun. Okay, tapos subukan ulit natin yung speed. Kung gaano nga kabilis tong motor na to. Ikot muna tayo sa Daang Hari. Yun. Kaya ba i-banking to? Uy, kayang-kaya. Easy. Wow, sarap i-banking. And sarap mag-scooter, men. So, yan. Diretso muna tayo dito. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya ipiga natin dito sa motor na to. Yun, oh. You know, hey. So before yon, shout out muna sa aking papa sa pagpapahiram ng motor na to. Yun. So yung tatay ko pala is 8-time champion sa Vespa racing. De, joke lang. Joke lang. De, sa tatay ko kasi itong motor na to. So yun. Yan guys, medyo todo na yung
acceleration. Gusto pa umangat. Pero feeling ko nabibigatan na siya sa akin. Tabachoy na kasi si motorista. Yun oh. Yun oh. Yun. So, kung acceleration, medyo mabagal yung acceleration niya. Pero kung long stretch naman, at gapang yung bilis mo na gusto, pwedeng pwede to. And again guys, this is the LX 150 2013. Ito pa yung 2013 na nilabas ni Vespa. Yun. Ox na ox to, mga pare koy. Yun no? Vroom vroom. Very nice, very nice. Sabihin ng tatay ko, talaga ka, kamote ka magpatakbo. Yung scooter ko inahataw mo. So yan, dito. Yun. Let's go. Yun o, sobrang relax ng ano, acceleration niya. Minsan nga di mo mapapansin na nasa high speed ka na eh. Kasi hindi siya yung aggressive type na bigla, bibiglaing ka. Pero ang takbuhan ito guys, solid. Ayan o, sobrang solid. You will never imagine na itong cute na scooter na to is may ganito palang natatagong power. Yun o, sento. Grabe. Tapos yung handling niya, sobrang suwari. Sobrang easy. Wala kang mararamdamang vibration. Oh. Very nice. Sobrang solid tong scooter na to. Oh. 100. So, ang top speed nito, tingin ko, is nasa 100. Yan. Dito tayo sa daang hari. Again, guys, sa top speed, nakadepende yan sa hangin. Tsaka sa weight mo, tsaka kung incline ba o hindi yung kalsada. So yun nga guys, nakita natin yung specs nya. So yan, subukan natin i-on. Yun. So sobrang simple ng gauge nya. Alam nyo naman si Vespa, medyo minimalist tsaka classic. So ito yung sa ilaw nya. Sa gitna is yung pinaka daylight niya. Tapos pag todo, yun na yung pwede mo kontrolin yung high at tsaka low. Ay, ito pala. High tsaka low. Of course, the basics, signal light left, signal light sa right. Pwede mong patayin ng ipipress mo yung gitna. Then, punta muna tayo sa gauge. Yan, kakapagas ko lang. Yan, ito na siya. Tapos sumakbo na ito na nasa 12,000 kilometers sa loob ng 8 years. So yan, meron din siyang analog na watch dito. Of course, the oil, the lights, kung naka-high ka, yan, iilaw siya. Yan, di lang masyado kita ngayon. Tapos, yan, signal lights. Yun. Sobrang simple. Tapos yun nga, itong motor na to is meron siyang safety feature, katulad ng mga nasa motor natin ngayon, na pag naka-stand, yun. Pag naka-stand na ganyan, side stand, kasi sinenter stand ko. Pag naka-side stand na ganyan, di mo siya ma-on. Kahit anong gawin mo, di mo siya ma-on. Yan. Yan, di mo siya ma-on. Pero, yan, pag naka-side stand na, yun. Pwede mo na siya i-on. So, ganun din. Pag magsa-stop ka, tapos, sa side stand mo, mamamatay ka agad yung makina niya. Yun. Yun. Tapos yun, tingnan natin yung start natin. Yun, tingnan natin yung headlight nya. Yan. And so as you can see, yan, sobrang simple. Hindi pa siya LED, bulb style pa siya. Yan, tapos yun yung daylight or fog lights nya. Yan. Tapos pwede nyo rin yan patayin. Meron kayong option. Okay, so yan. Yan yung itsura. So yun nga, thank you motorista na nasa kalsada na naman ngayon. Ingat ka dyan, pare koy.
So yun lang guys, that's it for the overall review ng Vespa LX 150. So shoutout again sa tatay ko nagpahiram nito, babalik ko na to ulit mamaya, thank you very much. So yun na nga, this is again, Thor of Motorista Moto Vlog. Sa mga hindi pa nagsasubscribe, don't forget to subscribe sa akin channel at hit the bell button para lagi kayong notified sa bago nating uploads. At kung may gusto kong sabihin, may gusto kang i-review ko ng motor, don't forget to comment kung ano pa ang gusto nyong makita sa channel ko. And again, this is Thor of Motorista Moto Vlogs na lagi nagpapaalala, ride safe palagi! At iwasan maging kamote sa daan. Paalam!